apat na araw mula ng simula ng pilot COVID vaccination ng mga batang 12 hanggang 17 years old na may comorbidity sa bansa. Pila pa rin ang mga gustong magpabakuna at kanilang magulang o guardian sa National Children's Hospital sa Quezon City. Kasi nakakatakot po eh, kasi sobrang dami na po ng case ng COVID ngayon. So mahirap na po. Usually sila talaga yung prone na magkaroon din ng infection from COVID. Yung doctors po, they're very kind po and very gentle po. And throughout my whole vaccination or appointment po, I am very reassured. Mas marami rin ang mga menor de edad na target bakunahan simula ngayong araw sa Fidelmundo Medical Center. Yung Friday kasi, kaya konti lang, kasi ceremonial lang naman. Pero ngayon, starting today, we are targeting minimum of 150 patients a day. As of now, may 844 na nakaregister. Pero sa Pasig City General Hospital, bumaba pa ang bilang ng mga batang nagpabakuna ngayong Lunes mula sa 90 noong Biyernes. We only have 12 today, konti lang ngayon, but at least yung listahan naman namin sa registration, madami naman, kasi parang may pasok yung ibang bata. Siguro they still have to get an excuse slip from the school. I don't think it's hesitancy. Ayon sa Department of Health NCR, higit 2,400 na mga batang may comorbidity ang tumanggap na ng unang dose ng COVID vaccine sa Pilipinas. May apat na naiulat na adverse events following immunization ng vaccination sites, pero puro mild lang ito at naresolba rin agad, sabi ng DOH. Isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon, but after 2 hours, they were able to manage it at naging normal na yung blood pressure ng bata. Pangalawa, meron ding isa nagkaroon ng allergic reaction, but it was managed at nag-resolve din yung allergies. Tapos may dalawang stress related, no? Yung sa immunization. Let me caution all of you, it's not official yet. We still need to input that into the VigiFlow of the Food and Drug Administration. Ayon kay Verhere, naging maayos man ang pagpapatupad ng ilang araw na pediatric COVID vaccination, may mga pwede pang pag-igihin tulad ng paghikayat sa mga batang may comorbidity at magulang nila na magpabakuna. Sa Biyernes, nakatakdang magsimula ang Phase 2 ng pediatric COVID vaccination kung saan bubuksan na rin ang bakunahan sa mga piling ospital sa bawat LGU sa Metro Manila. Pupunta naman po tayo sa mga LGU-based hospitals, no? And magdaragdag po ng 13 additional local hospitals dun sa mga ospital na nagsimula na sa national, no? Ang target po natin dito sa pilot na ito is 144,131 na mga kabataan from 15 to 17 years old. At ganun pa rin po, ang atin pong priority ay yung mga may comorbidities. Sa mga magulang na gustong pabakunahan ang eligible na anak, pakipag-ugnayan lang sa kanilang LGU at magdala ng medical certificate na patunay ng comorbidity ng bata at clearance na pwede siyang bakunahan. Vivian Gulia, ABS-CBN News.